What's up mga kasesams? It's me again, Ceci. Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung mga best whitening soaps na nagamit ko before and also yung iba dito ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Before that, disclaimer muna tayo. These products are not sponsored. So, lahat na sasabihin ko sa video na to are based on my own experience. Baka manibago kayo kasi meron akong mga ipapakitang brands ng soap na hindi masyadong kilala or hindi masyadong sikat. Pero for me, naging effective tong mga to. Kasi may mga ibang brands na hindi naman ganun kasikat, pero effective naman. So let's start with the first brand. It's the Wink White Soap. Ayan, Wink White Soap. This is from Thailand. Also here, meron din siyang sulat na Thai dyan. Pero don't worry kasi meron naman to sa online. Sa online ko rin naman talaga siya na bili lang. Ilalagay ko naman yung mga links ng mga soaps na to. Kung saan kayo makakabili ng talagang authentic. So yung main ingredients nito is nakalagay dito, L-glutathione, milk, Fragaria ananassa fruit, Solanium fruit. Yun yung main ingredients niya na talagang nakaka-whiten. Siyempre, L-glutathione and milk, of course. Ito yung itsura ng soap niya. Ayan, ganyan. Bagay yung pangalan niya na Wink White kasi white din talaga yung soap niya. So, let's open it para makita niyo lang mabuti. Ayan, ganyan siya. So, meron siyang logo dito. Then, yung amoy niya, sobrang bango for me ha. Kasi amoy, ano siya, coconut na may kasamang milk. Ganun yung amoy niya. So, napaka mabula nito. Kaya, kahit maliit siya, medyo matipid din naman gamitin. Pero mabilis siyang matunaw. So, ingatan nyo na lang na huwag lagi siyang mabasa. The next brand na tayo is yung Aqua Skin. Ayan. Meron din siyang glutathione capsule. Pero hindi ako nahiyang doon. Kung napanood yung previous video ko about sa mga glutathione na nagamit ko na hindi ako nahiyang. And also yung mga nagamit ko na nahiyang ako. Andun yun, yung Aqua Skin na brand. Hindi man ako nahiyang doon sa capsule nila. Pero okay na okay ako dito sa soap nila. Kung hindi lang talaga medyo pricey to, ito na talaga yung gagamitin ko talaga as in. Main ingredients niya is meron siyang glycerin, niacinamide, centella asiatica extract, and root extract. Nakikita kayo dito na parang Japanese yata na characters to. Smell naman niya, hindi naman masyadong matapang yung amoy niya. Saktong fragrance lang. Hindi siya floral scent eh. Parang hindi ko ma-explain, pero hindi strong yung amoy. Ayun na lang. Hindi masakit sa ilong. Ang maganda sa kanya is matigas yung soap niya. As in, hard talaga siya. Hindi katulad ng ibang soap na malambot, na madaling matunaw. So, nahati ko lang kasi to. Kalahati yan. Square talaga siya. Kasing shape siya nitong box. Ayan. Square siya. Ito, isang linggo lang din. Makikita mo agad talagang mag-whiten yung skin mo. Next brand na tayo is the Clarity Essentials. Ayan. Na soap. So, this is their instant bleaching soap. Meron din akong video ng bleaching cream ng Clarity Essentials na review. Kasama din to doon. Kasi ito yung pambanlaw kapag gumamit ka ng bleaching cream nila. Ito naman, pwede mo naman din siyang gamitin na ito lang kahit wala yung bleaching cream. Para sa akin, okay na okay din talaga to. Kasi makikita mo na talagang may peeling effect talaga siya. Naubos ko na kasi yung laman nito, pero ang kulay ng soap niya is fuchsia pink. So, or dark pink. Ganun yung color. Okay, so next brand is, ito, alam ko, kilalang-kilala nyo to. Dahil, ito, sikat din naman talaga to. The Kojic Acid Soap of Brilliant Skin. Ayan. So, syempre, alam naman natin yung karamihan ng mga Kojic soap is orange talaga yung kulay. So, within 7 days talagang magpipil ka rin dito. And then, 1 to 2 weeks makikita mo naglalighten din talaga yung skin. Yes, this is really effective. And also, pwede rin siya sa face, of course. Kasi, diba, ito rin naman yung gamit ng iba sa mga rejuve ng Brilliant Skin. So, next is itong Dr. Alvin na Kojic Soap. Yes, medyo sikat din to. Ayan, kilala na rin to ng iba. Nakalagay dito, whitens as early as 3 days daw. Siguro nga, yes. Pero hindi mo pa makikita talaga kung may pagbabago agad ng 3 days, di ba? Hindi mo naman agad makikita kung may pagbabago sa 3 days lang. At least 1 week, makikita mo na rin nagpipil yung skin mo dito. So, kaya talagang nakaka-whiten siya. So next brand is this Coco Berry Body Soap from Jenna Essence. Ayan. So ito medyo nag-trending to one time sa TikTok. Actually, doon ko siya nakita. Ayan. So it's the Viral Pink Soap. Napakasimple lang ng packaging niya.
As in, very simple lang. Ito, mabango din talaga to. Ang scent niya is berry. Parang strawberry na merong coconut scent. Ganun yung halo. Kaya kung makikita niyo sa sticker, merong coconut and strawberry. Pero ito naman, mga 2 weeks bago mo makita na medyo nagla-lighten yung skin mo. And also, may peeling effect din siya. Itong sunod na brand, hindi siya ganun ka-sikat. The O&Co Papaya Soap. Ayan, medyo nasira lang yung sticker dyan kasi dumikit sa ibang soap. Pero ayan siya, nakalagay dito sa likod. Kita nyo, O&Co. Super ganda rin ito kasi within 1 week, magpipeel din yung skin mo dito. Pabilis talaga siyang makaputi, as in. Gawin nyo na lang din yung ginagawa ko para matipid. Yung hinahati-hati ko siya sa maraming pieces para hindi isang buo na gagamitin nyo. Para hindi siya agad maubos. And iwasan nyo lang din na lagi siyang mabasa dahil mabilis din siya matunaw. Next brand is sikat na sikat din talaga to. Rosmar, kagaya ko. Trending din sa TikTok talaga to. Ano lang, bleaching whipped soap. Ayan. Pero nandun yung main ingredients niya, katulad ng iba, may coconut oil, may glycerin, may glutathione, niacinamide, rosehip oil. Yun yung mga typical naman na ingredients sa mga whitening soap. Ang scent nito is parang vanilla scent. Ayun, ganun. And yung soap niya is color white. Pero hindi siya super white, parang medyo yellowish, gano'n. Ito, ingat lang din kayo sa pagbili ng Rosmar kagaya ko kasi maraming kumakalat na nagbebenta ng fake nito. Meron din siyang peeling effect, as in medyo malala yung peeling effect nito. Kaya after 3 days na gamitin mo to, pag nagpipeel ka na, maganda mag-scrub ka din talaga para matanggal yung mga nag-peel off na skin. And yung isa naman is ganun pa rin, Rosmar kagaya ko, pero condensada soap. Same lang naman siya. Same lang naman siya na whitening soap. So, ito nga lang, mayroong condensada na scent. Tandang kagandahan dito, hindi siya madaling matunaw. Matigas yung soap niya. So, okay na okay yun. Ang texture pala nito is medyo maaligasga siya. Medyo magaspang siya. Kaya kapag nirub mo siya sa skin, nasasama na rin yung ibang skin mo na nagpipeel off. So, last but not the least is the Sakura Shampoo Soap. Ayan. So, ito, color orange din yung soap nito. Parang kojic acid lang din. Pero ito, super effective din talaga nito. As in, sa isang linggo lang, makikita mo na nagpipeel din yung skin mo. After 7 days lang, makikita mo na agad talaga na nagla-lighten yung skin mo dito. Malaki yung soap nila. Makapal din siya, as in medyo, kasing laki rin ng ganitong box. So, ayun na nga, mga kasesams, ang best brand soaps for me. Alam ko marami nag-request nito. May mga ibang nagko-comment kung ano daw ba yung skincare ko or sabon ko sa katawan. Ito na yon, syempre, love ko kayo. Kaya, ayan, isiniwalat ko na lahat ng mga brands ng sabon na ginamit ko. At ginagamit ko pa yung mga dito. And don't worry kasi nandiyan sa description box below yung mga links kung saan makakabili nitong mga soaps na to. So that's it mga kasesams. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel if you haven't yet. And of course, like and share mo na rin ang video na to. And don't forget to click the notification bell para ma-notify ka kapag may bagong review videos ako. Thank you mga kasesams. See you at my next!